sa gitna ng investigation sa pagkamatay ng isa sa umunoy middleman sa pamamaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Isinilalid na sa preventive suspension ni Bucor Director General Gerald Bantag. Sa ngayon ay nananatili naman sa kustodiya ng mga otoridad ang isa pang sinasabing middleman sa paggawa ng naturang pamamaslang. Ang sentro ng balita mula kay Mela Les Moras live. Aljo Angelic, sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa kaso ng pamamaslang kay Percy Lapid, pinalitan muna ang pinuno ng Bureau of Corrections. Sa press conference kanina ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, isa-isa niyang ibinahagi sa media ang mga update hinggil nga sa kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ayon kay Secretary Remulla, nakikipag-ugnayan na rin siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos hinggil sa kaso at ang bagong direktiba ng Presidente, palitan muna ang pinuno ng Bureau of Corrections. Ito ay sa gitna na rin ng pagkamatay ng isa sa mga itinuturong middleman sa krimen sa loob ng New Bilibid Prison na pinangangasiwaan ng Bucor. He asked me to preventively suspend Undersecretary Director General Gerald Bantag of Bucor so that there may be a fair, impartial investigation on the matter so that all doubts will be put to rest that there are no sacred cows in this administration. And at the same time, he asked me to appoint an OIC in New Bilibid from an order of the President. We'll be appointing Gregorio Katapang Jr. as OIC of Bucor. Bukod naman dito, kinumpirma rin ng kalihim na dalawa nga ang tinitingnang middleman sa kaso at bagamat ang isa ay pumanaw na, ang isa pa ay hawak naman na ng mga otoridad. Nagpaliwanag din ng DOJ ukol sa sinapit ng isang nasawing middleman mula sa Bilibid. October 18, we found out that the gunman had surrendered. And October 19, the PNP, through the chief of police of Las Piñas, of Muntinlupa, went to Bilibid to inquire about the identity, about this person, about Crisanto Villamor. And the answer of Bilibid was there's no person by that name inside Bilibid. And it appears that the name in the records of Bilibid is this. June Villamor y Globa. June Villamor y Globa. No? Kasi ito yung mga record niya. Ito yung case management record niya. And there's no name of Crisanto Villamor, but he is the person. One and the same person. Kagabi, una na rin nagsagawa ng press conference ang PNP at DILG hinggil sa update sa kaso. At tiniyak ng mga opisyal ang pinaigting na pagtutok nila rito. Natatandaan nyo po, anim po yung sinabi ng ating gunman na sila nagtrabaho. So dalawa po itong ating middleman na kumontak po sa kanila. At yung isa nga po ay nadidito po sa BGMP. So sinecure po natin yan. Hinayang na hinayang kami sa nangyaring ito. Sana maunawaan ng lahat na pinaghirapan ito ng kapulisyahan ang kasong ito. Merong autopsy na ginagawa ngayon. At malaman muna namin ang autopsy. Dahil once talagang merong foul play dito, talagang galit kami. Galit na galit kami. And we are demanding, kung mangyari man yun, ay talagang ang mananagot ay dapat managot. Aljo Angelic, sabi ni Secretary Remulla, nakausap na rin niya itong si Suspended Bucor DG Bantag at naiintindihan nito ang nangyari para na nga rin sa patas at impartial na investigasyon. Aljo Angelic? Yes, Mela, ano ang assurance ng mga otoridad sa kredibilidad nitong isinasagawang investigasyon?
Angelique, batid nga kasi ni Secretary Remulla, no, na talagang may mga agam-agam din yung ilan nating kababayan dito nga sa nagiging development ng kaso. Pero ang sinasabi nga niya talagang interagency, maging ang NBI, ay nakatutok na rin sa investigasyon ng kaso at makakaasa naman ang publiko na talagang tututukan nila ang bawat angulo para nga maihatid yung kaliwanagan sa iba't ibang aspeto nito at syempre maihatid ang hustisya para nga dito sa naging pagkamatay ni Percy Lapid. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.